right. Ito'y pinapatunayan ng mahal na Panginoon dahil sa pagsunod sa kanyang utos. Naghirap ang kanyang lingkod. Nagpakahirap upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ngunit sinabi ng Biblia, ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay, mawawala nito. Ngunit ang naghanap at nagbigay ng kanyang buhay kay Kristo, magkakaroon ito. Amen. Hindi na rin tama na mahalapasok ang kamatayan doon sa bundok ng talipaw. Kaya nga, naparito ang Diyos para itigil na ang mga kasinungalingan, mga pagkukunyari. Gusto ng Diyos magbagong buhay ang tao bago makarating sa langit. Kaya nagtapos siya ng mga ngaral. Nandito ang ating mga prayer warriors. Yan po ang kanilang ginawang paraan upang lamang maligtas. Ito po ang tanging paraan sa loob ng dalawang linggo na pagtatakbo nila. Dito po na po ang ating minamahal ay Panginoon sa simple lamang na tali. Tumatakbo sila habang sila'y pinapahulanan ng bala, ng kanyon, airstrike sa taas. At habang sila tumatakbo, nakatali dito ang ating minamahal ay Panginoon. At ano lang naman itong tali na ito, tumatakbo sila umakyat sa bundok ng mga bako-bako, patuhin. At talagang napakasukal, hindi pa nadaanan ng tao pag magtalin nyo ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Nakakaakyat sila sa bundok at sa matalik na mga bundok at nakakababa, nakakaakyat muli, nakakababa. Ito lang po ang inukuhad ng ating minamahal ay Ebanghelista. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matatawaran. Totoong Diyos na makapangyarihan ang ating Diyos na nasilay. Kaya kung anumang po ang inyong mga kuro-kurang pananaw, ang sadya namin dito, hindi upang kayo ay hikayatin at ipang-member sa amin. Right. Ang sabi ng Biblia, kung nais ninyong maligtas, tanging si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. And no one cometh unto the Father but by me. Right. Walang ibang daan. Kaya nagpakita ang Diyos sa mga himala. Hebrews 2:4. Paano natin matakasan ang mga himala at ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa atin? Kaya ito'y sinasamahan ng katakot-takot ang mga himala sa mga tanda. Ang tanong, bakit hindi pa nakakalangan ang ating malamang lisa sa loob ng 3 buwan mahigit na ang araw ang pinag-ayuno niya? Hindi kagalingan ito makarecover. Pinagpahinga siya ng mahal na Panginoon. At sabi nga po ni Daniel, nung malaman ng hari na si Daniel, ay naakusahan ng mga kasalanan na ipinaraman sa kanya na hindi na pwedeng bawiin ang hari na isa ng hari na mga presidente na inggit kay Daniel. Nandoon na ang tikri ng hari ng sino man na nasa takupan ng kanyang kaharian na hindi dadalangin sa Diyos ng hari ay itatapon sa yungib ng leon. Kaso si Daniel, hindi niya alam na ganun palang iniisip sa kanya na kanyang mga kasamahan. Nung malaman niya ang napirmahan ang dikli ng hari at itatakot sa yuwid ng iyon ang hindi sasamba sa kanya Diyos Diyosa, hindi luluhod. Lalo siyang umuwi sa kanyang bahay, binuksan lalo ang kanyang bintana, nakaharap sa Jerusalem, nakataas ang kamay, at magpuri patuloy siya sa kanyang Diyos. Hindi natatapos si Daniel sa digri ng hari na itapon siya sa yungib ng leon. Bagkos ipinagpatuloy niya, dinagdagan pa niya ang pagpupuri na maniga sa ating mahal na Panginoon. Magalit sabi, natapos si Daniel sa yungib ng leon. Sinabi ng hari kay Daniel bago siya maitapon, ang Diyos mo Daniel na pinaglilingkuran araw at gabi, ang siyang magliligtas sa'yo. Amen! 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 Pati ang hari ng Babylonia ay kumpinsino na si Daniel ay tao ng Diyos. Ang Diyos mo Daniel na pinaglilingkuran araw at gabi, ang magliligtas sa'yo sa bibig ng leon. Madali ang buong magdamag, hindi inantok ang hari. Pinanawan ang antok ang hari sa sobrang pag-alala sa kanyang matalik na kaibigan na si Daniel. Ngunit si Daniel na tao ng Diyos, hindi siya nag-alala, hindi siya natakot. Ang sabi ng Biblia, pagkalagay lang doon ni Daniel sa yungib ng leon,
tinampat at tinikom ng anghel ng Diyos ang bibig ng Leon. Wali na saktan si Daniel. Tinabukas ang madaling araw pa. Nandun ang hari sa Daniel. Daniel! Niligtas ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Sumagot si Daniel sa loob ng yungib ng Leon. Mahal na hari, iniligtas ako ng aking Diyos. Hindi ang ating bilabi ni Vasilis ang ating pinag-uusapan dito. Ang ating pinag-uusapan ay ang kamangha-manghang gawa ng Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Biblia, ibigay ang papuri sa dapat papurihan. Ibigay ang pasasalamat sa dapat pasalamatan. Hindi lahat ng tao handa mamatay alang-alang sa mahal na Panginoon. Ang dami na kunyaring Kristiyano, sasabihin lang na uulan bukas may bagyo, walang tatayong gawain. Masama ang panahon bukas. Marami nagsasabi, bakit man ang gugulo tayo sa talibaw? Napakamaling pananaw yan! Kung hindi nadala doon ang Ebanghelyo ni Kristo, patay lahat ang mga hostages! Nakapaliw na ang mga hostages! Walang nangyayari ngayon! Kasama-tama at tinutukan ang buong mundo ang ating bansa! Ngunit salamat sa Diyos, meron tayo Apostol Pablo sa ating panahon! At ang laging dalawang prayer warriors, ang ating 12 prayer warriors, handa nilang ibigay buwis sa kanilang buhay. Yan po ang kamangha-manghang gawa ng mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nandito, salamat sa mahal na Panginoon na bubuhay sa Himala ang mga anak ng Diyos. Amen. Marami rin po ang nagpapalabas ng mga maling balita na kinukontra namin ang medisina. Ayaw na namin magpa-hospital. Walang katotohanan yan. Bilang nasa katotohanan at alam ang salita ng Diyos, itinuturo namin na ang mabisang paraan ay ang magtiwala kayo sa kapangyarihan. Sa inyo na may pananampalataya, walang po ang sa atin ang hospital. Walang po ang sa atin ang doktor. Ngunit sa wala pang pananampalataya, sumiki kayo. Ang kakilala ninyo ang tunay na Diyos. Amen. Hindi kami magsasawang magkwento sa inyo. Amen. Sa mga himala na aming nararanasan. Right. Ngunit kung pagsawaan ninyo, pakinggan ito, pagsawaan ni kayo ng Diyos na tulungan. That's right. Ngayon na tayo humiling ng tulong sa Diyos. Amen. Nagkawindang-windang na ang ating bansa. Why my people are destroyed because of lack of knowledge? That's right. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hurihin ang kanyang manalapangan. Everybody say praise the Lord. Hurihin ang mga Panginoon. Amen. Eh, mga minamahal, salamat po sa aming mga Panginoon. Ngayon po buong kagalakan na amin po ipinagkakalog sa inyo, mga minamahal at minamahal namin mga kababayan, ang ating minamahal Ebanghelista sa kabila na hindi pa po niya maitweet ng husto ang kanyang pagsasalita sa sobrang hirap at pagod at ginaw na kanyang nasagap. Please, inyo na lang po kaming unawain sabat nais po talaga namin ibigay ang pagkakataon sa ating minamahal Ebanghelista para makapagpabot siya ng pasasalamat sa ating mga Panginoon. I'm not getting frustrated by the Shiva Sahib. It's okay. I'm done. I'm in show. I'm not a taco. 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 Aking tinig, aking kreto. Maganda aking boses, magaling tinig, ngunit si Camilo, ang aking mental, ito rin, ay destroyed 75%, 70%, 20% ang natira. 20% ang natira. Pero, ako rin niwala.
sa sinig niya ng Panginoon na tayo magtatagumpay sa ngala ni Jesus. Pagdapasok ka sa busayap para ka naman patiwakal. Pagdapunta ka sa mukha ng busayap, wala kang pagbalik. Kita ba't di ba niya? Tinawag ng Panginoon isang papita. Siya ay pinalo sa bilanggo. Walang kinain. Guhit siya ng patuloy. Alam siya na itas din. Ganun pala. Ganun siya lang po. Hindi tinawag ng Panginoon. Ay, ang sabat ng Pilipinas. Napihihin tayo. Ang Pilipino. Siguprita sa pang daigin. Lawag tayo. Maging kumita sa pang daigin. Minimahal. Ang daigin ngayon ay nagsasabi sa buong daigi, isa niyong pupita. Walang ibang kinalangin sa katasalan ko rin namin dinala. Hindi kayo mag-akit langit kundi sa pagitan ng ganito, sa pagitan ng Islamang isang Diyos na namin tatalo. Walang ibang Diyos. Kaya yung sasabi na mayroon ibang paraan, wala na. Ang gusto na kasangit dito, sumali sa Diyos na kakasindusin.